Magandang umaga po sa ating lahat. Bale, last week po, binasa po natin yung Numbers chapter 16 verse 1 to 40 po. Ngayon, itutuloy po natin yung ating pagbasa sa Numbers chapter 16 verse 41 naman po hanggang Numbers chapter 17 verse 13 po. Verse 41. Subalit, kinabukasan ay nareklamo ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel kina Moises at Aaron na sinasabi, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. At nang magtipon ang kapulungan laban kina Moises at Aaron, sila'y tumingin sa dako ng toldang tipanan. At nakita nilang tinakpan iyon ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At sina Moises at Aaron ay pumunta sa harapan ng toldang tipanan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapulungang ito upang aking lipulin sila sa isang iglap. At sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng insenso at dalhin mo agad sa kapulungan at tubusin mo sila sapagkat ang puot ay lumabas mula sa Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. Kinuha iyon ni Aaron gaya ng sinabi ni Moises at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan na doon ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan at siya'y naglagay ng insenso at itinubos para sa bayan. Siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang mga salot ay tumigil. Ang namatay sa salot ay 14,700 bukod pa sa mga namatay dahil sa nangyari kay Korah. Nang ang salot ay tumigil, si Aaron ay bumalik kay Moises sa pintuan ng toldang tipanan. Numbers chapter 17 verse 1. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkod isa sa bawat sambahayan ng mga ninuno sa lahat nilang mga pinuno ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. 12 tungkod, isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod. Isusulat mo ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi, sapagkat magkakaroon ng isa lamang tungkod para sa bawat pinuno sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ilagay mo ang mga ito sa toldang tipanan sa harap ng patotoo kung saan ako nakikipagtagpo sa inyo. Namumulaklak ang tungkod ng lalaking aking piliin at patitigilin ko ang mga pagrereklamo ng mga anak ng Israel na kanilang inireklamo laban sa iyo. Si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel at ang lahat ng kanilang mga pinuno ay nagbigay sa kanya ng tungkod. Isa sa bawat pinuno ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. 12 tungkod at ang tungkod ni Aaron ay nasa kalagitnaan ng kanilang mga tungkod. Inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tolda ng patotoo. Kinabukasan, nang si Moises ay pumasok sa tolda ng patotoo, ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almedras. Mula sa harap ng Panginoon ay inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa harap ng lahat ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmasdan. Kinuha ng bawat lalaki ang kanyang tungkod. Verse 10, at sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patotoo upang ingatan bilang tanda laban sa mga mapaghimagsik at nang iyong wakasan ang kanilang mga pagrereklamo laban sa akin upang hindi sila mamatay. Gayon ang ginawa ni Moises kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanya ay gayon niya ginawa. Sinabi ng mga anak ng Israel kay Moises, narito kami ay patay, kami ay napahamak, kaming lahat ay napahamak. Lahat
nang lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon ay mamamatay, kami bang lahat ay malilipol? Tawagin po natin si Pastor George. Okay, maraming salamat, Rain, sa pagbasa ng ating pong text ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa aklat, mga bilang na pinamagatan natin, God in the Wilderness. Ngayong linggo at sa mga susunod na mga araw, ang mga madalas na laman ng balita ay ang papalapit na sona, ikatlong sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ginagawa tuwing ika-apat na Lunes ng buwan ng Hulyo ayon sa itinadhana ng ating konstitusyon. Ang SONA ay paraan upang kanyang ihayag at ipaabot sa bansa ang pangkasalukuyang kondisyon ng ating bayan. Siyempre, kasama na rito ang mga accomplishment at kasama na rito ang pangako at mga plano na kanyang gagawin. Kung merong isang kapansin-pansin at routine sa tuwing meron pong okasyon ng SONA ay ang mga protesta doon sa malapit sa batasan, no? Yan ay madalas mula pa noong ay nagkaisip ako parang tuwing mayroon na lang SONA ay meron pong protesta doon at hindi nawawala iyon, ano? Ang mga militanteng grupo madalas at ilan sa mga cause-oriented group ay nagpapahayag ng kanilang reklamo at ng kanilang hinaing sa pangkasalukuyang administrasyon. Ito na may bahagi ng ating demokrasya na ipahayag ng malaya ng sinuman ang kanilang mga hinaing sa sinumang namumuno sa ating bayan. Natatandaan ko nga itong si Renato Reyes, you know? Parang batang-bata pa ito nung nagsimulang maging aktivista No? At hanggang ngayon, no? Nandiyan pa rin siya. Pareho-pareho pa rin magsalita at pareho-pareho pa rin yung tono nitong si Renato Reyes. At kapansin-pansin at minsan nakakahanga rin na kahit na umulan at umaraw talagang andiyan sila sa lansangan. At of course, alam naman natin may mga sinasabi sila na maaring totoo rin. Maaring meron namang sinasabi sila na talagang bahagi na lang ng kanilang sigurong samahan, no, ng kanilang movement, trabaho talagang pumuna sa anumang meron sa ating pong mga namiminuno sa bayang ito mula pa noon hanggang ngayon. Na binanggit ko 'yan sapagkat dito sa aklat ng mga bilang ay mapapansin natin yung feature na ipinapakita rito yung constant na grumbling o pagrereklamo ng anak ni Israel habang sila ay naglalakbay sa ilang. Walang nagbago sa kanilang ugali and it seems endless grumbling ito. Ito na yung katangian nila. No, mula pa noon nung sila ay naglalakbay hanggang sa mga oras na ito na binabasa natin itong chapter 16. Now imagine last Sunday si Korah, si Datam, si Abiram, kasama ng kanilang pamilya, no, dahil sa ginawa nilang paghihimagsik sa harapan ni Moses at ni Aaron, anong ginawa ng Diyos? Binuka niya yung lupa at nilamon silang buhay kasama ng kanilang pamilya. Yung 250 Levites na naging conspirators nila sa kanilang paghihimagsik ay sinupok ng apoy at silang lahat ay namatay. Now you would imagine kung ikaw ay saksi sa pangyayaring 'yan, nakita mo yung mga taong ito na pinarusahan ng Diyos, pinatay ng Panginoon right there and then, 'di ba nakakapangilabot 'yan na makita itong insidente na ito? At siguro sasabihin mo, nakakatakot naman magreklamo, nakakatakot naman maghimagsik sa Diyos. Pero binasa sa atin ngayon, verse 41 pa lang, no? Kinabukasan, ang buong bayan nagreklamong muli kay Moses at kay Aaron. So dito makikita natin,
na maaring nasupok ng apoy ang mga katawan nitong mga reklamador, pero yung espiritu nila nanatili. Hindi nawala yung grumbling spirit. So ang tanong eh, how can God cure this grumbling? No? Paano kaya tatapusin, ululunasan ng Diyos itong grumbling spirit ng bayang ito? Siguro maganda rin tanungin natin ang sarili natin ngayon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin sila lang ang mahilig mag-grumble eh. Tayo rin, di ba? Paano kaya i-break ng Diyos yung makasalanang ugali natin na madalas ding magreklamo? Minsan sa probidensya pa ng Diyos, madalas ding umangal at umungol. Paano kaya tayo pipigilan ng Diyos o kaya naman ay lulunasan ng Diyos yung problema na yan sa puso natin, individual, at tayo bilang isang iglesia? Dito sa mga talata na binasa sa atin at we are about to expound, ay pinakita sa atin dito yung kapangyarihan ng grumbling, the power of grumbling, at the same time, the power of God to stop it. The power of God to stop it. At yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo, mga kapatid, ay ito. The way to overcome grumbling is to focus on the Redeemer's work of sacrifice for us. The way to overcome grumbling is to focus, ituon ang ating paningin doon sa ginawa ng sakripisyo ng isang manunubos para sa atin. So, dalawang bahagi po ang ating titingnan. We will be looking at first, Aaron and his sacrifice. Secondly, Aaron and his staff. Aaron and his sacrifice, and then Aaron and his staff. Yung sakripisyo at yung tungkod ni Aaron. So, mababasa natin sa verse 41, nagreklamo uli ang mga tao kay Moises at kay Aaron. No, dahil, alam nyo, nireklamo nila, namatay yung mga taong yon. Namatay yung 250 Levites, namatay si Datam, si Abiram, si Korah at ang kanilang pamilya. Sinisi nila si Moises. Doon sa nangyari. Hindi nila nakita na ito'y direktang judgment ng Diyos sa kanila. Eh, kaya ba ni Moises na pabukahin ang lupa para kalamunin yung mga taong yon? At kaya ba ni Moises na magpadala ng apoy galing sa langit? Hindi ba ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng yon? Pero doon sa kanilang reklamo, para bang sinasabi nila, ito'y direktang resulta ng aksyon ni Moses at ni Aaron, kaya nangyari itong aming mga kababayan ay namatay. Alam mo, yung ganyang klase ng kaisipan, minsan matatawa tayo, pero nakikita rin natin yan eh, hanggang sa panahon natin ngayon, yung mindset ng modernong tao na kapag sinasabihan mo siya doon sa kanyang kasalanan, di ba sasabihan mo, mali yung ginagawa mo, kasalanan yung meron kang pumapasok ka sa isang maling relasyon o pumapasok ka sa mga maling gawain, mga sinful activities yan. O hindi ka man, hindi mo nire-respeto yung kapwa-tao mo, kasalanan sa Diyos yan. Tapos nasasagot sa iyo, huwag mong idamay ang Diyos dito. Diba? Bisang ganun ang sagot ng iba, huwag mong idamay ang Diyos dito. Yan ang mindset eh, na noon hanggang ngayon, nag-iiba-iba nga lang ang anyo. Iba-iba nga lang ang forma. So, dito, ay dahil doon sa nangyaring yun, ipinakita nila ang kanilang reklamo ay direkta talaga sa Diyos. Kaya nga, hindi tayo masusurpresa na ang Panginoon ay dumating uli at nagpakita sa pamamagitan ng cloud over the tabernacle para sagutin ang mga asunto nila. Yan ang makikita natin sa verse 42. At pagkatapos, sabi niya uli kay Moises at kay Aaron, lumayo kayo sa gitna ng kongregasyong ito sapagkat I will consume them in a moment. Sa isang saglit, lilipulin ko silang lahat. Nang marinig ito ni Moses at saka ni Aaron, sila'y nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. At sila'y nanalangin in behalf ng mga taong ito.
at this time kasi hindi na ilang grupo lang yung nagrereklamo eh. Hindi lang si Datam, hindi lang si Cora, hindi lang si Abiram, hindi lang yung 250 conspirators ng mga Levites, no? Buong kongregasyon na ng Israel ang nagrereklamo ngayon. And therefore, yung buong kongregasyon ito, they had to face the Lord's judgment. Nung ma-realize ni Moses, mamamatay ang buong Israel. Mamamatay ang buong assembly ng sambayanan ni Israel. Alam mo ang ginawa nila, no? Eh, sabi ni Moses, agad niyang inutusan si Aaron. Sabi niya, kumuha ka ng suuban, yung censer. Pagkatapos, sabi niya, lagyan mo ng apoy. Pagkatapos, patungan mo ng insenso. Pumunta ka sa gitna, no, ng assembly. At doon, ay manalangin tayo. Gumawa tayo ng atonement sa harapan ng Diyos sapagkat nagsisimula nang dumating ang kanyang salot sa ating bayan. Yun ang ginawa ni Aaron. Tumakbo siya, kumuha ng suuban, nilagyan niya ng insenso at ng apoy, at pumunta siya mismo sa kalagitnaan. Napakapanganib yung kanyang ginawa. Pumunta siya mismo sa gitna ng assembly. No? Yun ang kanyang ginawa. At alam nyo, mapanganib ito sapagkat sabi sa verse 48, ganito mababasa natin, and he stood between the dead and the living, and the plague was stopped. Kita nyo, tumayo siya sa gitna ng mga patay at mga buhay. At doon siya gumawa ng atonement. Doon siya gumawa ng kanyang intercession. At pagkatapos, tumigil ang salot. Dalawang bagay ang gusto kong makita natin dito. First, it is a picture of compassion for the lost. It is a picture of compassion for the lost. Aaron ran without hesitation into the place of the rebels, which was so dangerous at the time. Bakit? Alam nyo, pwede siyang masaktan. Pwede siyang patayin mismo ng mga taong ito sapagkat sa kanila nakatuon yung kanilang galit. Diba? Ito ang dahilan eh kung bakit namatay yung mga kasama namin eh. So, he might be killed by his fellow Israelites right there and then. Not only that, ang sabi, the plague began. Nagsisimula na ang salot ng galit ng Diyos. Ang ibig sabihin, unti-unti na. At kung siya nasa gitna, maaari siyang madamay doon sa pangyayaring yun. Pero hindi niya ito pinansin. Bakit? Sapagkat ang kanyang awa at pag-ibig sa mga mapapahamak ang siyang nag-udyok sa kanya na ito ay gawin. Now, nasa kay Moses at na kay Aaron ang lahat ng dahilan para hayaan ng Diyos na gumawa ng salot sa kanilang buong bayan. Sapagkat nakita naman niya eh kung gaano katigas ang puso ng kanyang mga kababayan. Nakita naman niya na maging sila, no, na ay gusto nang patayin. Nakita naman niya at pwede niyang sabihin yung salita na, eh, tama lang yan sa inyo na mapahama kayo. Tama lang yan sa inyo na maparusahan kayo. Ang titigas ng ulo niyo. Napaka-pasensyoso ng Diyos sa inyo. Diba? Pwede namang sabihin nila yon. Nasa kanila ang lahat ng dahilan. Pero mapapansin natin, yung compassion niya sa kanila ang nag-udyok sa kanila upang mag-intercede, manalangin on their behalf, even if they obviously deserve to be condemned. No, napakaganda nito, di ba? Yung ugaling ipinakita ni Aaron. Brethren, ganito rin dapat ang ugali na meron tayo. Ano ba ang ugali natin doon sa mga hindi mananampalataya na obviously gumagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa-tao? Ano ugali natin sa kanila? Nagagali tayo sa kanila. Minsan natural yun. Pero nagmamalasakit ba tayo sa kanilang kaluluwa? Do you care for their souls? Meron ba tayong pagmamalasakit sa kanilang kaluluwa? Gusto ba nating mapahamak na lang sila once and for all?
para matapos na. Mawala na mga katulad nila. Nasalot sa lipunan. Yun bang ating ugali? Alam nyo yung sagot nyo sa tanong na yan, ang maglalantad kung meron tayong totoong evangelistic zeal. Kung talagang nasa puso natin, yung ebanghelyo ay dapat nating mailahad sa sino mang tao. Kasi alam nyo, mayroong tinatawag ditong sense of urgency. Hindi lang, nung oras na yun, nakikita ni Aaron, yung sense of urgency, that's why he was willing to, no? To, perhaps to be hurt, or even to be killed at that time, just to stop the plague that was happening in their midst. We have to see the sense of urgency of the gospel right now. Kailangan nating makita ang pangangailangan ng mga tao sa ating kapaligiran ng kaligtasan ng ebanghelyo. Hindi tayo dapat kampante lang na ginagawa natin ang ating mga gawain at gampanin sa bahay at maging sa church while others are perishing, while others are on the way to hell. What are you doing? Are you busy? I'm so busy with my work. I'm so busy with my things. Is that the only thing that you should do as a Christian? What about yung mga mahal natin sa buhay? Mga kasama natin sa trabaho, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, they are literally dying right now. They are literally dying. At kung ang ebanghelyo ay hindi makakarating sa kanila, they will die. And that death will not, that will be forever. And that's, di ba, sa Sunday school natin kanina, no? Walang, pagka ang isang tao, hindi niya siya naabot ng ebanghelyo, wala siyang kaligtasan. Ano mang ugali meron siya, walang anonymous Christian na siyang kumalat nitong mga 80s na merong pwede daw magligtas ang Diyos kahit na hindi nila narinig ang ebanghelyo just to be true. No? Just to be sincere to what they believe, to what they embrace. No. They need to hear the gospel. Because if people will not hear the gospel, people will perish. Do you have compassion for the lost? So secondly, it is not only a picture of compassion for the lost, it is also the picture of Christ's atonement. The picture of Christ's atonement. Papapansin natin, there was no animal sacrifice here. Walang ginawang, wala nang oras eh, no? Para kumuha ng hayo para patayin eh, no? Wala. Bakit? Because Aaron was in effect the sacrifice. Siya yung sakripisyo. She was the advocate with God. Tumayo siya. Di ba sabi sa binasa natin, verse 48, he stood between the living and the dead. Tumayo siya sa gitna ng mga buhay at patay. At nakipag-ugnay siya sa Diyos. Nakipamagitan siya sa harapan ng Diyos at ng mga rebuilding kapwa niya Israelita. Eh anong punto nito, mga kapatid? Ito ay anino nung gagawin ni Kristo sa mga makasalanang tulad natin. This is what Christ will do for the sinners like us. This is a shadow. And Jesus Christ is the substance. The substance of the shadow. Anumang inaksyon ni Aaron nung oras na yon ay tumuturo sa natatangi at totoong tagapagligtas sa mga makasalanan na namatay at muling nabuhay. Diba sinasabi ng Biblia, si Jesus Christ, he saves to the uttermost, and not only that, he makes intercession for his people. Sinananalangin sa kanyang mga tao. Hanggang sa mga oras na ito, si Kristo ay tumayo sa gitna ng mga buhay at mga patay. At siya ay nagsakripisyo ng kanyang sarili. At ang kanyang sariling sakripisyo ang natatanging katanggap-tanggap sa harapan ng isang banal na Diyos. Romans 8:34, basahin natin. Sabi rito, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that,
who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Napakadakila ng kaligtasan na meron tayo na tinanggap mula sa Panginoon. It is costly, very costly. Yet, it is secure. Hindi lang ito mahal, kundi ito ay tiyak. Kaya nga, kung ikaw ay nakaunawa ng kaligtasang ito, ay dapat makita ang pagmamahal mo maging sa mga taong mapapahamak at kinakailangang mag-udyok sa iyo at magpainit ng iyong puso na ang ebanghelyo ay madala mo sa kanila. Pangalawa, let's look at first, of course, nakita natin Aaron and his sacrifice. And then secondly, Aaron and his staff, ang kanyang tungkod. Now, as I said, paano nga ba matutugunan yung grumbling spirit ng mga Israelita? Kasi paulit-ulit eh. No, it is one thing to restrain judgment, and it was because of the intercession of Aaron, but the threat, andun pa rin yung threat eh, nababalik yung kanilang grumbling spirit, yung rebellious spirit, babalik pa rin. Paano ba maaayos ito once and for all? Alam niyo, ang maganda, ang Panginoon mismo nagdeklara, tatapusin niya eh, yung grumbling spirit nila eh, no? Dalawang beses binanggit yan dito sa chapter 17, verse 5, at saka verse 10. Basahin natin verse 5. And the staff of the man whom I choose shall sprout, thus I will make to cease from me the grumblings and of the people of Israel which they grumble against you. Verse 10. And the Lord said to Moses, put back the staff of Aaron before the testimony to be kept as a sign for the rebels, that you may make an end of their grumblings against me, lest they die. So, therefore, yung ginamit ng Diyos ay yung tungkod ni Aaron na siyang means para malabanan yung grumbling spirit ng kanyang bayan. Now, paano nangyari yon? Anong mangyayari sa tungkod? Paano nangyari na yung tungkod ay pwedeng maging daan para malabanan ng bayan ng Israel ang kanilang mareklamong espiritu? Unang-una, yung tungkod na yun is a symbol of authority. It is a symbol of authority. Now, di ba, napansin nyo, inutusan ng Diyos si Moses, sabi niya, yung bawat leader ng mga tribo, yung 12 tribo ng Israel, ay magdala ng kanilang mga tungkod. Pagkatapos, magdadala rin ng tungkod si Aaron, magre-represent naman sa priesthood, no, sa kanyang pamilya. So, 12 plus yung tungkod ni Aaron at yung mga tungkod na yon dadalhin sa tabernakulo overnight. No? Mga tungkod na wala namang buhay yun. Yung mga, di ba? Staff lang yan eh. Tungkod lang yan eh. Dead sticks yan eh. At ang sabi ng Panginoon, isa sa mga tungkod na yan, mag-i-sprout. Magkakaroon ng buhay. Na mamumulaklak. At yung bulaklak ay tulad sa bulaklak ng almond o almendras sa Tagalog, di ba? Almendras. No? So yun ang mangyayari. So pinapakita rito na merong kakaiba sa lahat ng mga magpepresent ng mga tungkod. Yung tungkod ni Aaron ang siyang mag-i-sprout. No? Siya yung magkakaroon ng bulaklak, magkakaroon ng buhay. Para ipakita na may itinalaga ang Diyos na otoridad na magsiserve at tatayo sa kanyang presensya. At sino yon? Yung may-ari ng tungkod na mag-i-sprout, na tutubo, no? At mamumulaklak ng almond flower. So yun ang sinabi rito. So yun nga ang nangyari. So nung makita ito ng kinabukasan, isa lang yung tungkod na nabulaklak, namulaklak, at yun ay kay Aaron. Ito'y pagpapakita na si Aaron ay itinalaga na may otoridad. Hindi na kayo pwedeng magreklamo ngayon, kundi mamamatay kayo. No? Sapagkat, siya lang ang binigyan ko ng otoridad na mag-serve sa presence ko sa tabernacle
para tumayo sa bayan, wala nang iba. At ang sino mang magtatangka na kumuha ng kanyang otoridad ay mamamatay. So, dito pinapakita ng malinaw, no, na yung tungkod na walang buhay, na nagkaroon ng buhay, ay gagamitin para malabanan ang bayan ng bayang ito, ang kanilang grumbling spirit. Kaya bandang huli, verse 12 and 13, di ba? Sabi doon, mamamatay ata kami pagka nangyari ito. Paano na kami? Natakotuloy sila doon sa nakita nila. Kasi kinakailangang tumigil yung kanilang grumbling spirit or else they will die. Now, siguro ang tanong, why is grumbling worthy of death? Bakit ang pagiging reklamador ay dapat ang kaparusahan ay kamatayan? Alam niyo kung anong simpleng tasagot doon? Because grumbling assaults God's glory. Grumbling assaults God's glory. Diba si John Piper, kilala siya doon sa phrase na ito eh. God is most glorified when we are most satisfied with Him or in Him. Now, kung totoo yung sinabi ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Ibig sabihin, when we are dissatisfied with Him, we are robbing Him of His greatest glory. Sa tuwing tayo'y nagpapakita ng ating discontentment sa Diyos, na dissatisfied tayo sa mga providensya ng Diyos sa buhay natin, nagpapakita tayo ng pag-agaw, ng kaluwalhatian na dapat ay para sa Diyos. Kaya galit ang Diyos sa mga nag-grumble, nagmo-murmur, no? Hindi lang yon, mga kapatid, pag ang isang Kristiyano ay mahilig magreklamo, anong tatsabihin ng mga hindi Kristiyano sa atin? Mai-encourage ba natin sila na manampalataya at yakapin din ang pananampalataya na meron tayo? Masasabi ba natin sa kanila, "Lika na, magsumama ka na sa church namin." Eh alam na alam niya, reklamador ka. No? Sabi niya, siguro sasabihin niya sa iyo, "Teka muna. Eh ako, reklamador. Tapos, yung palang dadalhin mo sa pupuntahan ko eh, mga reklamador lang mga tao riyan eh. Ano pa mangyayari? Ano pang pagbabago na mangyayari sa buhay ko? Mag-stay na lang ako rito." Tama ba yun? So, nagiging distraction pa yan eh, doon sa mga tao sa ating paligid. And of course, brethren, when we are grumbling, we are closing our hearts to God's powerful providence or God's powerful our sovereign work in our lives. So, when we grumble, we are robbing God of praise and glory that is His due. We are holding our hearts close to Him. We're distracting others from seeing the greatness of God. So what's the point? Let us then fight grumbling spirits in our hearts and submit to the wise providence of God and to His authority as God sa buhay natin. Okay? So, that's number one. Then, let's go to the number two and the last. Not only that this is a symbol of authority, but this is a symbol of abundancy. Now, napansin niyo ba what actually happened? Yung tungkod ni Aaron na walang buhay, biglang nagkaroon ng buhay. Kasi bigla na lang mayroon tumubo na mulaklak pa. Almond flowers pa ang lumabas doon. Ano yun? Yun po ay signs of abundance. Signs of fruitfulness. Sprouting, blossoming, and then bearing. What? An almond fruit. Now, meron ba kayo naalala sa Bible patungkol sa almond flowers, almond tree, no?
Meron? Gana. Alala nyo, no? May iba doon, nadaanan na natin sa Book of Numbers. Sa Exodus chapter 24, mababasa nyo ron yung lampstand. Yung lampstand, yung kandilaryang ginto ba sa Tagalog yun? No? Na, di ba, may lampstand doon sa loob ng tabernacle na mayroong pitong ilawan sa na yung lampstand na yon, no? Mayroong menorah. Parang mas lumalim, ha? Menorah. Okay. Yung sanga niya, ang sabi doon, yung sanga niya ay dapat mayroong design ng almond flowers. Ano sinasabi ron sa design? Ba't mayroong pang design ng almond flowers? Because it is a symbol of life. It is a symbol of fruitfulness. Ito'y simbolo ng buhay at kasaganaan. Isipin nyo, isang patay. Walang buhay na tungkod. Nagkaroon ng buhay at fruitful pa. Nagkaroon pa ng almond flowers. Isipin natin yan, ano? And this is again, brethren, a sign that point to Christ. Bakit? Kasi si Kristo, hindi ba nabatay rin siya? Di ba namatay si Kristo? Namatay si Kristo ng kamatayang hindi natin kayang gawin. At nabuhay si Kristo ng buhay na hindi natin kayang ipamuhay. He died a death that we cannot die. And He lived a life that we cannot live. That's Christ. Nung namatay siya, tulad siya sa isang patay na walang buhay. Kung ano yung naiintindihan natin sa isang patay, ganun. Walang magagawa. Pero alam niyo ba na yung kanyang kamatayan ay nagbigay ng satisfaction sa hustisyang hinihingi ng Diyos. Pero pagkatapos ng tatlong araw, biglang nag-blossom si Christ. Tulad ng tungkod ni Aaron na nagkaroon ng nag-blossom ng isang almond flowers. After 3 days, Jesus Christ rose from the dead. What? In order to affirm our perfections, our life eternal perfection in the future. So yun ang gustong sabihin at dito upang ipakita na nagtagumpay si Jesus sa kamatayan at bigyang tibay ang katiyakan ng kaganapan at kasakdalan ng kanyang mga tao. And let me tell you one more thing about almond tree. Brethren, not only that, alam nyo yung salitang almond ay galing sa wikang Hebreo na saked. Literally, yung salitang saked ay to watch, pagbantay. Now, mababasa natin sa Jeremiah chapter 1, verse 11 to 12. Basahin lang natin. And the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see an almond branch. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. So, yung almond tree in Israel ay tinatawag ding watcher. Bakit? Now, ayon sa mga nabasa ko, na hindi ko naman nasaksihan ito, yung daw almond tree, ang klase ng halaman na unang-unang bumubukadkad para maglabas ng kanyang bulaklak pagkatapos ng winter, pagkatapos ng isang long and cold and boring winter. Ang unang halaman na siyang magbubukadkad ng bulak na parang ay ang almond tree. So what's the point, brethren? It was a beautiful flower. And it indicated God's watching over them even during cold winter. Nung naging Kristiyano tayo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Hindi lang basta buhay yon, regenerated life yon, eternal life yon. However, brethren, dadaan tayo sa iba't ibang mga trials and tribulation habang nandito tayo sa mundong ito na makasalanan. No?
At darating ang araw, ang lahat ng mananampalataya, mararanasan niya yung tinatawag na great harvest of God's blessing. Isang malawakan at dakilang pag-aani ng pagpapala ng Diyos sa huling araw. Pero sa pagitan ng huling araw, bago ng pagdating ni Kristo, at ngayon, ang sa pagitan niya ay parang cold winter season. No? Na puno ng mga kapighatian, na puno ng iba't ibang mga trials, iba't ibang mga sufferings, iba't ibang mga challenges sa buhay. Pero God is like an almond tree watching over us. Watching over us to secure us, to preserve us so we can reach the promised rest, the promised glory, the promised new heavens and new earth forever and ever. So when we reflect on the Lord's sacrifice, His death and resurrection for us, magre-reklamo ba tayo? Aangal pa ba tayo? Uungol pa ba tayo? Kalagay ko, kung naintindihan mo ng gusto, yung pagpapalang yan, wala nang dahilan para tayo ay umangal sa providensya ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. Di ba? Kung naintindihan natin ang layunin ng Diyos, ang layunin niya ay walang hanggang pagpapala, magdududa pa ba tayo sa kanyang kabutihan? Nagtataglay tayo ng higit na dakilang bagay kaysa sa tungkod ni Aaron na namumulaklak ng almond flowers, no? Ang meron sa atin, si Christ. Si Christ na namatay at muling nabuhay. Na magbibigay garantiya na yung katawan nating ito na masisira, mabubulok, mamamatay, sa huling araw, bubuhayin niya, bibigyan niya ng isang katawang di na nasisira, isang katawang hindi na maluluma, isang katawang hindi na mabubulok, isang katawan na ganap at sakdal at angkop sa katangian ng isang banal na Diyos sa kanyang harapan. Ganyan ang ginawa ni Kristo para sa atin. And confronted with this reality of the cross and the resurrection or the empty tomb, brethren, let us do away with grumbling spirit. Labanan natin itong grumbling spirit na minsan nararamdaman natin sa puso natin at palitan natin ito ng wonder, love, and praise. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito at sa mga katotohanan na ginawa ni Kristo para sa amin. Indeed, the way to fight the grumbling spirit is to look to Christ, our great Redeemer. Our great Redeemer who died and who rose again for our salvations, for our perfections, and for our acceptance in His glory forever and ever. Thank you. We praise you. This is our prayer in Jesus' name.